Magandang araw mga boss. Dali gagawin ko muna yung TV Plus nung pinsan ko dito. Nagre-red daw, ayaw mag-green yung TV Plus niya. So titignan natin kung magagawa natin. Gagamitan natin ng pinagbabawal na technique ng kanyang TV Plus. So dito na sa likod namin to. Sige. Asan? Nasa yung TV Plus mo? Nakasindi yan. Red lang ne. Batayin mo nga ulit. Sige, basa mo. Basa mo. Hindi, gagawin yung ano mo dito ko. Ayaw nga mag-green, no? Okay, tingnan natin. Tingnan natin. Reset natin gamit tong paperasong wire. Tsaka... Ano niya? Ito, ito lang gagamitin natin ang bossing. Gagamitin natin ng ano yan. Ng pinagbabawal na technique. Buksan muna natin. Ayan, buwasan niya mga boss. Meron siyang guma dito. Tanggalin lang ito. Ayan. Nakikita niyo yung mga screw ng TV Plus. Nangyari dito baga nagaganon? Siguro mga Philip ka yan. Ayan. Philip na malaki. Ayan. Kaya nag-red lang mga boss, huwag kayong kabahan. Pwede pang ayusin yan. Tignan natin kung ubra yung ating technique. Ayan pa siya sinto. Ito mga boss, nakikita nyo itong yan, itong pin na to, yung may bilog na yon, yung pin na yon, yung paa nya, tapos yung katapat nyang pin, paa na yon, i-ano lang natin, i-jajump lang natin, pagkukonek lang natin gamit yung wire. Ayan, yung paa na yon, yung paa nito, tapos yung paa nito sa katapat nya, i-ano lang natin, i-jajump lang natin gamit tong wire na maliit na to. Ito, subukan natin. Midlock niya kanita. Para sa chin. Ganyan talaga sakit ng mga TV Plus. Marami na akong na-encounter na ganyan. Ayaw dumiretso. Ayaw magbukas. Talaga sakto lang doon sa paa. Lalukluan. Ayan. Lagyan natin ang tena. Para makita natin. Ano ko po ang blase? Eh mga boss, red lang siya. Ayaw niyang mag-green. Ayaw niyang bukas pag red lang. Hindi talaga bukas yan. So subukan natin ang ating technique. Saan ba yan? Saan mo yung TV, Jeng? Para makita natin kung bubukas na. Dapat mga boss, ano lang to. Mapasensya ka, dapat matagal kasi misan matagal bago makuha. Green eh. Hindi pa. Hindi pa rin tayo makalis dito. Balayan na mga boss, okay na yan. Sa kalahating rasyon ng tubig at pagkain, ngayon linggo na lang po ang aabuti natin. Reset natin, gamit lang tong ito na ang huling pagkakataon nyo para tumalik tayo, kamahalan. Walang garantiya na makikita agad natin ang asul na bituin. Lalo na't bumabagyo. Karayong sa Dayami, dun mo pwedeng ikumpara ang paghahanap ng Ramando. Makalimampas tayo at dumiretso sa dulo.
nagkaroon siya ng COVID-19 dito sa atin. Yan. And TV Plus na kanina. Ay na, ayaw mag-ganyan, ayaw mag-green. Bali red lang siya, ayaw niyang magbukas, mag-red-red siya magbukas. Ayaw niyang mag-green tong ilaw. So ganun lang ginawa ko, mga boss. Ginamit ako ng pinagbabaho ng technique. Ayan. Nampit lang yung maliit na wire. Reset natin yung TV Plus. Okay na, mga boss. Ayos na natin yung TV Plus ni Boss Jeng Jeng. Kuha na tayo doon sa bahay. Ang dapat natin gawin ngayon. Magandang araw muli, mga bossy. Bali ngayong araw pala, yung mga bakal ko doon. Ayun, mayroon ako mga bakal doon na nangalawang na. Or naulan na kasi, kaya nangalawang. Kaya ngayong araw, ipapahayag natin sila ng ano. Ito, yung Torco Rust Converter. Para doon sa mga bakal na may kalawang, para matanggal yung kalawang, pahayag natin ng Torco. Ito yung mga bakal dito, mga boss. Bali, gagamitin ko sana to sa ano, sa ayan. Sa biga, sa taas. Ayun yung mga stirrup. To. Puro kalawang na rin. Naulan na kasi to, mga boss, kaya ayan. May mga kalawang na. So gagawin ko ngayon, ipapahiran natin ng Torco para tapos tatabi ko na, para hindi na mga lawang. Wala kasi mabiling materialis na gagamitin dito. Tapos kulang pa yung stirrup na yon. Ito pala yung ginagamit namin pang gawa ng stirrup, itong spike. Bale, natatanggal lang yan. Pagka gumagawa kami ng bahay, ganyan lang dinadala namin spike. Pwede nga na to, 16mm, 12mm. Yun, 9mm lang to. Itong stirrup or anilyo na gagamitin ko dun sa biga. Sa biga sa taas sa bahay ko. Tapos pagkatapos nating mapahiran ng Torco, tabihan natin para hindi na maulan na nun or mabasa ng ulan, para hindi na siya mga lawang. Siguro lalagay ko muna siya dito. Yan. Total di naman naon dito, mababasa ng ulan dito. Tabihan natin para di na kalawangin. Yan po pala ang nagpapagawa ng bahay, syempre pagka low budget lang or konti lang yung budget. Syempre hunahin muna yung pundasyon. Pundasyon muna yung ipapagawa or yung kaya ng budget. Siyempre pagka na-pending po yan, yung mga bakal, mga kalawang po yan sigurado. Kaya mas maganda po kapag may kalawang na, or kung mas maganda rin kung mape-pending, ipinturaan nyo na yung mga bakal para hindi nakalawangin. Ipinturaan nyo ng metal primer or epoxy primer para mas patibay. Kasi pagka nangalawang po yung bakal, siyempre maapektuhan po yung ano niya, yung tibay niya. Tsaka pagka nasimentuhan na, syempre may kalawang na pong ano yan, may kalawang ng daladala. So yung konkreto, isang pagka tumatagal, nakaka-epekto din sa konkreto yan, konkreto yung kalawang. So pagka may kalawang na po yung bakal or i-ano nyo, i-suggestion ko po, i-gamitan nyo ng ganito, Torco. I-Torco nyo muna, tapos tanggalin nyo yung kalawang gamit yung steel brush. Tapos bituraan nyo ng epoxy primer or metal primer para pagka may budget na ulit, pwede nang idiretso yung bahay. At least yung mga bakal natin is safe, hindi sila kakainin ng kalawang or mas matibay pa sila. Ganyan po yung performance, same din yung performance nila, hindi sila kakalawangin. Yun po, Torco yung suggestion ko sa inyo pagka mapipending muna yung pinapagawa nating bahay. Bale, itong Torco pala na to, mga boss, tira ko lang to sa nung ano, napending tong bahay. Bale, pininturahan ko yung mga bakal ko, yung sa poste. Bale, hindi ko kasi ano tong bahay na to, paunti-unti lang din. Tinurko ko, tapos tinanggal ko yung kalawang, tapos pininturahan ko yung mga bakal. Yan, bale, tira ko lang to, kalati pa yung laman. Bili ko pala nito, mga boss, 280 yata ang bili ko nito. Isang litro ang Torco Rust Converter. Bago pala tayo mag-umbisa, mga boss, share ko lang din yung kinapagawa ng bayo ko, bahay niya ito. Yan. Ayan yung bahay niya, pinapagawa niya. Hindi pa rin nagagawa dahil na-stop din, walang materials na mabili. Bali, ano lang to, mga bossing, ang balak niya dito,
Meron siyang ano, mezzanine. Mezzanine dyan sa taas. Dito. Yan. Mezzanine siya dyan. Ali, ba lang parang bungalow type lang. Ayan yung mga poste niya. Tapos ang nagastos na dito mga bossing, ang nagagastos na raw niya is nasa 40,000 na yata. Ayan, 40,000 ganyan na yung tsura. Ayan. Tapos nakatipid pa siya kasi itong mga forma na to. Bali sa akin to, itong mga forma, ng, forma na yan, pati yung mga kahoy. So hindi na siya bumili ng forma. Medyo malaki na rin natipid niya dyan sa mga forma na yan. Tapos itong Pozo Negro, may Pozo Negro na rin yan. Ayan yung septic tank niya. Bali nung ginawa to na 10,000 yung nagastos niya mga boss. Yung septic tank o Pozo Negro. Ayan, bali dito kasi yung ano niya, pinaka CR. Ayan dyan sa part na to, sa area na to. Tapos kwarto dito, ay hindi na pala magkakwarto dito, bali sa taas na yung kwarto. Maglalagay na lang ng isang poste pa rito. Isang poste. Kusina na dito, CR, tapos kusina dito. Tapos yung kwarto dito sa taas, dalawa. Ang dalawang kwarto dito. Bali, mezzanine, yung tawag doon. Tapos dito yung sala. Ayun yung mga poste. Hindi pa naman masyadong kinalawang yung mga poste niya. Ayos pa naman yan. Kahit hindi pa pala yan ng kahit hindi pa pintura niyan, basta huwag lang mapending na matagal. Pag napending kasi na matagal yan mga boss, sigurado kakalawangin na yan. Tapos yung gagamitin niyang pangsaig dito mga boss, yung pinulik board na katulad mo sa bahay ko, pinulik board yun, tapos 2x2 na tubular yung pinaka patigas na saig. 2x2 tubular na 1.5 yung kapal. Ayan ang gagamitin niya dyan. Tapos gagawa na lang ng hagdaan dito siguro. Ano na rin yung gagamitin dito, hagdanan, tubular na rin. Tubular na 2x4. Tapos yung sigurong step, mga ano na lang, si Parlins, pwede na yun. Ayan. Siyempre, pagka mesanin yung papagawa mga bossing, medyo mataas yung ceiling dito. Medyo high ceiling yun, high ceiling na siya. Mataas yung pinakabubong. Na makakatayo yung tao dun sa may mesanin. Yung mga 6 feet or 7 feet yung pinakataas niya sa mesanin. Pagka nasa taas ka. Kaya ang pagkagawa nito is mataas yung pinakabubong. Ayan yung laki pala ng posi na ito mga bossing. Bale ano to, malima ng pagkagawa nito mga boss. Hindi kasi ako yung nag-layout nito, si Lolo Boy siya yung dapat itong nosing na to wala sa loob to. Sa labas dapat, pagka nang paggawa yung mga boss, mag-nosing kayo, huwag nyo lalagay sa loob. Dapat sa labas. Ayan, tulad na no, nasa loob yung nosing. Medyo mali ito. Si Lolo Boy siya yung may gawa nito. Medyo nakamali sila dun sa pag-install ng poste nung pinundasyon, nasa loob yung nosing. Ang laki pala ng poste na ito mga boss, 30 cm by 15 cm yung lapad. Bali, di 4 lang yung hollow blast niya. May nosing siyang ano, dos. Ayan. Tapos yung bakal niya, isa mga bungalow naman mga boss, alas 12mm lang yung ginagamit. Ayan, 12mm to, tapos yung stirrup, 9mm yung stirrup. Pag bungalow mga boss, okay na itong 12mm. Ayan, bali 12mm lahat yan. Tapos yung biga niya is 12mm din yung gagamitin sa beam. Tsaka yung bakal niya sa isang span, ayan, bali 3 yung ano niya, yung kanyang vertical. Tapos kada 3 patong is horizontal na 10mm din. Kada 3 layer ng hollow blocks, horizontal. Ayan mga bossing. Bali, 40,000 na yung nagagastos dito dyan sa pinaka na yan. Pinaka frame na yan. Ayan yung hollow blocks na yan. Meron pa siyang hollow blocks na natira yun. Tsaka yung mga bakal meron pa dito sa likod. Pambim yata ito. Ayan yung mga bakal niya, nakatabi dito. Kain muna tayo mga boss. Ayan ang ating ulam ngayon.
piritong tilapia at saka with matching talong. Tapos sa usawa natin ay bagoong isda. Ayan. Galing pang Pangasinan. Shoutout po sa mga taga Pangasinan dyan, mga bossing. Boneless bagoong. Mas meron pa tayong pakbit. Asin pakbit, darling? Ayan yung aking magandang sexing missis. Tapos meron pa tayong pinakbit galing kay Lolo Boy. Ibigay niya. Nalagyan natin yung kalamansi yung ating bagoong isda. Sa Kapampanga, mga bossing, ang tawag namin dito sa bagoong isda. Ayan. Alubebe. Alubebe sa Kapampangan. Okay, sarap natin. Hulam. Wala yung mga basta-basta tayo kumain. Ayun na, portinik na lang natira sa tilapia. Pero tinira ko ng konti si, ano, si Gurapiga, yung aking pusa. Ayan yung kanya. Bali, hinimay ko na yung laman nun. Ito na yun. Yun yung papakain ko kay Gurapiga. Tapos kung mapapansin nyo mga basta, ito yung ginawa kong table saw. Ayan. Ayan. Andito yung butas nyan. Binalik ko lang yung takip niya, yung pinagtabasan ko. Pag gusto ko siyang gamitin, bali, tatanggalin ko lang yung takip na yun. Pwede na ulit siyang table saw. Ayan. Ngayon, ano muna siya? Dito muna siya sa labas. Bali, pagka kumakain. Kasi malisangan dun sa loob, kaya dito kami sa labas kumakain. Mas ma-press ko dito kumain sa labas. Bali, mga boss, umpisa na natin yung pagpintura nating turko dun sa mga bakal na kinalawang. Ito yung turko. Buti may natira pa akong brush na magagamit. Wala pa naman mabili ngayon. Buti may natabi akong brush. Ha. Tingnan dito. Kunti lang muna. Si salansan natin itong mga bakal. Para ready na sa pag-apply ng turko. Tapos ko na silang mapahiran ng ano, turko. Yan. Tingnan nyo naman, parang bago na ulit itong ating mga bakal. Wala nang kalawang. Ayan mga bossing, wala na silang kalawang ngayon. Bago na ulit mga boss. Ayan. Yan mga boss, suggest ko lang sa inyo pagka naulan na yung mga bakal nyo or na meron na silang kalawang, lalo na pagka na napending ng matagal yung bahay na pinapagawa nyo, is gamitan nyo lang ng ano, turko. Yan, turko yung ginamit ko dyan. Bali, yung turko na yung mga boss, hindi na hinahaluan, no, hinahaluan yun. I-apply na lang siya. Ayan, bago na ulit yung bakal. So, gagawin ko nito, inas ko, isitatabi ko na, hindi ko na, para hindi na sila maulanan, nilalagay ko dun sa gilid dun. Hindi naman tumutulo doon, hindi na sila mauulan doon para hindi na pangalawang. Siyempre mga boss, pagka yung mga postes naka-install na,
pagkapahid ng ano, pagkapahid ng turko, mas maganda kung pinturahan, kung matagal pa bago nyo ipapatuloy yung bahay, pahid ng turko tapos pinturahan nyo para matibay yung bakal, hindi sila mga lawang. Pala mga boss, shoutout muna tayo at happy Easter pala sa ating lahat ngayong linggo. Shoutout kay Abelino Lino at kay shoutout din kay Bernadette Kunanan from Qatar. At shoutout din kay Pablo Alfonso ng France. Kay Ronnie Panganiban from New Zealand. At shoutout din kay RJ Guillermo. Kay Edith Garcia from Las Vegas. At shoutout din kay Jojo de la Cruz ng Saudi. At kay Riden Panoga. At shoutout din kay Walter Ginto at sa de la Cruz family ng Consena, Italy. At shoutout din sa Caparas family from Bulacan. At shoutout kay Boss Carlo Reyes from Winnipeg. Shoutout sa iyo, Kabalen. At shoutout din kay Lester Tomada, kay Jesse Cablay. At shoutout din kay Mirna, Erika, and Gabriel from Soledad, Palad, Molina. At shoutout din kay Brian Filiartos from Binyan, Laguna. At kay Dodi Francisco from Abu Dhabi. Shoutout din kay Sorel, at shoutout sa Sorel family and Nocampo family from Vicenza, Italy. Shoutout din kay Reagan Bondoc from Riyadh, na taga Bukidnon. Shoutout sa iyo, bossing. Shoutout din kay JM Lawrence Sescami from Sierra Pax ng Riyadh. Shoutout kay Coco Rico na isang OFW na tubong San Fernando, Pampanga. Shoutout kay Kakabalen. Shoutout din kay Beng Kagata. Shoutout kay Gary Pogu from Ontario, Canada. Eh mga boss, yung pong mga bago dito sa channel na to, pakiclick po yung subscribe button sa baba at saka yung notification bell para lagi po yung updated sa mga video na i-upload pa. Hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po sa panonood nyo. Kita-kita po tayo sa next video. Paalam po muna.